do here is go back, 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 back. Hi guys, Shiplux here and welcome to my YouTube channel. So, ito yung first upload ko ngayong 2022. So, ngayon, may itatry tayo na mic nabili ko for my action cam. So, para to sa mga action cam na mahilig mag video-video or gumawa ng mga moto vlogs. So, ngayon, itatry natin itong nabili ko na Racing Boy brand, which is, ang lalagay kasi sa description is wind noise eliminator. So, medyo maganda-ganda nga siya na mic. So, I'm not sure, pero i-review natin siya today. Actually, kasi most likely kasi na nabibili ko, medyo sabog talaga. So, bumili rin ako ng ₱24 para ma-compare kung talagang okay nga ba tong mic na to ni Racing Boy versus regular lang na mic na mumurahin. So, yun. Most likely kasi yung nabibili kong mic, medyo ano talaga, hindi ganun kamahal. So, medyo sabog din talaga yung mga nagagawa kong video. So, ngayon, sana okay yung kalabasin ni Racing Boy na brand. Kasi nakalagay nga sa kanya Winners Eliminator. So, tagal ko na rin naghahanap ng mura. So, yun. For this vlog, samahan nyo lang ako na i-review itong mic na to. So, tara. Let's go! So, bali yun guys. Nakabit ko na siya sa helmet. Ngayon, ang positioning na ginawa ko is inipit ko siya dito. Tapos nandito yung saksakan niya. So bali yun magiging itsura niya. Bali inipin siya sa gilid. Hindi ko na siya nilagay dito. So tara. So bali yan guys, ang nakasaksak pala dito na mic is yung wind noise eliminator, yung nabili ko nga na ano. So mamaya itatry din natin yung isa para makikita natin yung difference ng parehas na mic. So yan, ngayon medyo mahangin dito sa amin. Magandang sign para mag-review ng mic. So check natin kung talagang wind noise eliminator nga siya. So yan, actually importante din kasi talaga ang malinaw na voice, lalo na pag nagbo-vlog ka. Kasi kahit ako minsan, pag nanonood din ako ng vlog, parang alam mo yun, nawawalan ako ng gana panoorin pag alam kong malabo rin yung boses ng pinapanood ko. Although, yung camera secondary na yun eh. Kumbaga, mas okay pa rin talaga yung mga tawag dito, information na malalaman mo or makukuha mo sa isang vlog. So, bali yan. So, yan. Bali ngayon, medyo mahangin talaga dito sa amin. So, sana hindi sabog, no? Usually kasi talaga, wala pa talaga akong nabili na mic na hindi sabog. So, sana at its price naman, kahit papano siguro, okay naman din. Although magaganda rin kasi yung review, kaya napabili rin ako sa mic na to. So, yan, ikot-ikot lang tayo dito sa village and try natin. Actually, dalawang ano to eh. Pwede ka atang bumili nung may dead cut. Mas okay ata yun, kaso nga lang hindi ata available, parang nagkaubusan. Marami na rin na buwibili nito eh, lalo na yung mga gumagamit ng mga action cam talaga. So ayun, ikot lang tayo. Actually, mag-invest ka talaga pagdating sa pagdating sa pagbablog, lalo na kung gusto mo maganda yung mga qualities ng videos mo. Ako kasi yung tipo ng tao na naghahanap ng mura pero quality. So, sobrang bira lang naman din siguro makakuha ng ganun. Pet, mali mo naman, itong nabili ko na mic na to, medyo maayos-ayos na rin kahit papaano, di ba? So, ayun, medyo okay naman din siguro talaga. Okay naman na talaga siguro itong natin. Ikot natin. Then, itatry natin kung ano yung difference. Itatry ko naman ngayon yung isang mic. O bali yan, additional lang, tinaray ko lang din yung ibang angulo. Tignan natin kung maganda yung kalalabasan. Bali, ito pa rin yung mic na yung 199, yung kay Racing Boy.
So yan, tinry ko lang yung ibang angle tapos sinuksok ko yung mic. Chinek ko lang kung maganda yung view tapos okay naman din yung ano, yung bato ng boses. So bali, nakasaksak pa rin naman yung mic ko. And yun, dire-diretso lang tayo. So, ang ganda kasi ng gantong view, pang ano talaga, alam mo yung mga pang action event. Like yung, kunyari, mag-ano ka, makipag, sa mga dirt bike, mga ganun. So maganda to. So yun, parang ulan pa. Huwag muna. So, bali nasaksak ko na yung isang mic. Same positioning din yung ginawa ko. And yun, try natin kung may difference ba talaga. So yan, yun, same pa rin, mahangin. So actually itong mic na to, sobrang ano, sobrang mura. Parang 24 pesos lang talaga yung mic na to. So sobrang affordable. Yun nga lang, ang system mo, nakita ko kasi sa mga review niya, parang may, parang ano daw, sabog, tapos garalgal. So check natin. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Kasi dun sa ano, yung nabili kong mic na isa, yung sa Racing Boy nga, maganda rin talaga yung review. Sobrang clear daw ng voice, sobrang ganda daw ng bato. Tapos depend, actually kasi depende rin kasi talaga sa ano, sa adapter. Actually yung adapter ko rin na nabili, hindi rin ganun kaganda eh. So isa rin atong factor yon kaya ako, kung bakit hindi ganun kaganda yung ano, yung bato ng boses. So yan, ikot lang tayo dito. Sarap na rin yung ganun, magmotor, ang lamig. Nga pala guys, if in case pala na gusto nyo bumili ng mga mic na meron ako ngayon, ilalagay ko na lang lahat sa description link. Yung mga links ng mga ano, ng mga mic dun sa Shopee. So yan. Opya, opya. Actually, usually kasi yung mga presyo ng mic, lalo na pag bibili ka ng mga Voya, ano ba yung mga brand, nagre-range kasi siya. Kung gusto mo talagang maganda-ganda rin, siguro mag-budget ka ng mga 1 to 2K yan, maganda-ganda na. Pero okay din yung mga wireless eh. Actually, hindi ko pa natatry, pero soon, baka bibili rin ako ng mga anong ganun. So actually, hindi rin kasi ako masyado nakapag-invest pa, lalo na sa pag-moto vlog. Kasi nga, gawa ka ng trabaho, hindi ko rin masyadong natututukan. Tsaka yung, alam nyo na, sa bills, dami rin binabayaran. So guruan lang, tsaga-tsaga lang. So yan, pabalik na tayo ng bahay. And then, bago ko tapusin yung video na to, iche-check ko muna yung mga clips na meron tayo. And then, sabihin ko sa inyo, siguro makikita, pag-upload ko naman, makikita nyo rin naman. Ayan, maririnig nyo rin naman yung mga clips na meron tayo. So, yun. So, yun guys. Upon check-in sa clip, yun. Medyo may difference nga talaga siya. Ito, medyo garalgal nga yung sounds, which is ito yung tag to 24 pesos na nabili natin. And then, itong tag 199K Racing Boy, medyo pulido nga yung bato ng boses niya, tapos medyo malinaw din. So recommended ko tong mic na to. And makikita nyo naman sa vlog, nakita nyo naman siguro sa vlog na i-edit ko ngayon, na okay na okay yung mic nito ni Racing Boy. So pagdating sa wind noise, medyo okay naman siya. Itatry din natin ulit siguro sa mga next vlog ko, dun talaga sa mga highway, if in case na hindi talaga niya masagap yung mga ingay ng hangin. So yun, so recommended, sobrang recommended ko tong ano na to, kasi nga sobrang laki ng difference din na dito sa tag to 24 pesos lang na mic. And at its price, worth it na siya bilhin, promise. So yun, and mag-vlog pa ulit ako ngayon next vlog, kasi tagal ko rin na wala. So abangan niyo yung next vlog ko ulit, bago tong mic natin.
ay after pala nitong mic review natin. So ayun, maraming salamat sa inyo, and kung nakaabot ka man dito and kung nagustuhan mo yung mga gantong content, don't forget to comment, like, and subscribe. And yun, maraming salamat, and sana makatulong sa inyo sa mga aspiring motovloggers and sa mga nag-uumpisa pa lang kagaya ko. Bagay na bagay itong mic na to, or kumbaga kung nagtitipid kayo, hindi naman ganoon kalaki yung budget nyo sa pag-motovlog, pero mas maganda pa rin, advice ko pa rin na mag-invest kayo kung talagang gusto nyo mga quality videos yung ilabas ninyo para sa mga viewers ninyo. So ayun, maraming salamat sa inyo, and God bless, and see you all. This is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.